nagkakataon na yung ali na lumutang. Kasi kung naging successful ka noon, diba, I said, effectively, you're being offered a ladder to the presidency. Kasi pag naging matagumpay ka, ang tingin sa'yo ng tao, okay, ito, pwede presidente ito. Eh, syempre, ayaw naman ng mga gustong maging kandidato, okay na nga, matanggapin niya. Kumbaga, mas may advantage ka kaysa sa kanila. Kasi everyday, nasa dyaryo ka. Kapag meron kang mga gagawin. So si Vice President Lenny mismo ang namumulitika? Hindi, at sinasabi ko, sumusunod kasi siya sa mga payo ng mga nandyan sa kabila na gusto rin siguro maging presidente. Kasi I don't know bakit pinagkakausap niya yung mga supposed to be na-reject na rin presidente. Hindi ko maalaman kung bakit kailangan niya makuha yung mga classified information, mga sekreto na hindi naman kailangan. Unang-una, iniingay niya yung lista niya. Dati na nga inilabas ni presidente yun. Having said that, you think si Vice President Leni Robredo ay walang sariling desisyon? Hindi ba sabi ko nga sa statement ko, she should be her own person. It is not wrong to seek or to listen to advice. But kailangan may sarili ka rin diskarte. Hindi porket in-advise ng kasama ko, susundin mo na. Tingnan mo yung ginawa niya. By accepting that position, she did not listen to the advice of everybody against the advice of all of them. Kaya hindi ba pinuri natin siya, sinabi na, finally, you're your own person. Discretion mo yun kung tatanggapin mo, aalis ka. Now, what is the rule of thumb with respect to people who feel that they are unwanted? If you are uncomfortable in a position or you cannot stand the heat in the kitchen, then the most appropriate and proper thing to do is to live quietly. Diba? Hindi yung sabi mo, why mo sa akin? Hindi sabi mo, tanggalin mo ako. Masyado naman brusko ko naman. Huwag naman ganyan. This is the office of the president. Presidente itong nag-appoint sa'yo. Bigyan naman natin ng konting pag-ala. Sir, sa tingin nyo doon sa mga naging pronouncement ng ni Bibi Lenny, magkakaroon pa rin po ba sila ng chance na magkakausap ng Pangulo? Alam mo, sabi ko na nga, dapat si Bibi Lenny ang humihingi ng audience with the president. Diba sabi ko noon? Kasi if I were in her shoes, I would have asked for an audience. And then after knowing the scope of my authority, I would now give a program of how I will perform my job. Pipresent ko, President, hindi na naman ako yan. Mr. President, ito yung iniisip kong gawin. Kasi yung mga agencies ng yung ICAD, as co-chairperson, she can direct, she can provide a policy. O ito lang policy natin ngayon. Yun ang susundin naman ng mga agencies. Dapat siya lang ginawa niya. But it's not too late. Hindi naman sinabi ni Presidente tatanggalin siya. Tatanggalin lang siya kung gumawa siya ng bagay na makakasira sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Diba sinabi niya, if she will reveal classified information which she may have achieved in the course of her job, that will endanger or imperil the safety and the general welfare of the people, then he had no recourse but to fire her. But because of that nga, missteps niya, he changed his mind of not appointing her to the cabinet. Why? Because as member of the cabinet, she would have unlimited access to everything that is being discussed there, including classified information, state secrets, many others. Kaya, para hindi na siya magkaroon, matempt, o magkaroon ng opportunity, o di, diyan pala lang sa ICAD. Yes, follow up.